Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila is a feel good throwback Thursday. Ayan na naman ang throwback. Ibabalik na naman sa'yo. Oo, isasampal na naman sa'yo ang katotohanan na payat ka dati. Grabation. Well, actually, good thing yun. Pero masama, ang masaklap dito, yung ibabalik sa'yo na nakaraan na pangit ka dati. Actually. Pero good thing din yun. Good thing din yun kasi dati yun. Sa bagay, diba? Oo nga naman. So kung dati payat ka, tapos hanggang throwback na lang payat, that's a good thing kasi kung hindi ka na payat, ibig sabihin, sabi nga natin, ang pagtaba ay senyales ng pag-unlad. Tama, yan. Tingnan natin sa aspetong yun. It's also a good thing kung gusto mong bumalik dun sa small mo na frame, yung dati mong size, pwedeng-pwede naman na maging motivation ito. So it's a good thing. Eh yung isa sinabi mo, yung dating pangit, di ba partner? It's a good thing kasi senyales din ng pag-unlad. Oo nga. Senyales talaga ng pag-unlad kasi kapag ka umuunlad ka, panghilamos, pangkudkod, pangkuskos, pangtanggal na mga ano, chismis, yarn. Totoo yun, no? Talagang bubungad sa'yo ngayong umaga, ikaw na Facebook user, di ba? Mm-hmm. Talagang bubungad sa'yo ngayong umaga ang mga pictures mo ng mga nakaraan, di ba? 2 years ago, 3 years correct. Ago, 5 years ago, 10 years ago. Alam mo, partner, ako hindi ako naalibadbaran sa itsure. Kasi kumbaga parang, matik na yung kapag kabata ka talagang ano, yung itsura mo talaga para talagang, di ba yung payat-payat talaga natin dati, partner, isang pitik lang sa atin, abo na tayo. Ganon, nakapag ka-crenimate tayo, kasyo tayo sa tansan. Ganon tayo kaliit, ganon tayo kapayat, di ba? Pero okay na yun eh. Ang mas naalibadbaran ako, partner, dun sa mga caption. Yung mga pag-post ng mga kung anik na mga kadramahan sa life. Nakaka-lurk. Yun yung mga ano, yun yung mga nakakalokang kadramahan. Nakakatawa na bakit ito yung iniisip ko noon. Oo. Bakit ito yung naisip kong i-post noon. Correct. Kasi nga, kahit tas yung picture. Tapos may isip mo talaga, ay kaya pala iniisip ng mga tao mayabang ako kasi may pagganto ko. Nakakainis. Yung parang may dati akong iPad. Parang nung bagong uso yung iPad. Parang anong year ba yun, partner? 2008 ba? 9? Ganon. So parang meron akong iPad. Tapos yung caption ko, kasi dati uso yung parang, di ba, yung name mo. Bawa, Emmy Tenyana, Nicole Yala is. Parang i-continue mo siya para siyang sentence. Di ba? Parang ganon. So, yun yung ano na nakalagay doon. Parang Emmy Tenyana is enjoying her new iPad. Sabi ko, her new iPad. Parehas kami ni Sam Milby. Ano ngayon? Kakayamot. Kaya pala sabi ko, kaya pala naisin minsan sa mga tao. May mga pa-caption akong ganito yung araw. Nakakaloka. And yung sinasabi natin, it's a good thing and a bad thing. It's a good thing kasi hindi ko naisipin yun. And I realize, hindi ko naman, kapag may bago akong gadget, hindi ko naman, is enjoying her new Samsung S22 Ultra. Wala nang pag ganun kasi nalipasan ko na yung stage na yun. Although, yun nga, people go through stages. Diba? Parang, tapos as you grow older, marirealize mo, nakaka-lurky pala yung mga aksyonan ko dati. Pati in terms of relationship, diba? Parang, kung bakit ka ganito dati, tapos pag iniisip mo ngayon, totoo, hinabol ko siya ng ganun-ganun, umiyak ako ng ganyan, pinose ko to. Tapos next time na meron kang heartbreak, it's not hindi masyadong parang cringe moment or hindi masyadong maalibadbaran ka sa sinulat mo kasi mas ano ka na, mature ka about it, mga ganern. Totoo ka dyan. Ako naman, pag tinititigan ko yung mga pictures na ibinabalik sa akin ng Facebook, halimbawa 5 years ago, 10 years ago, ang pinipilit kong i-flashback, ano yung thinking ko noong mga panahon na yun? And most of the caption, parang sinasabi doon na
okay ako ngayon, pogi ako ngayon, oh, intong suot ko. Sabi ko, tapos pag titignan mo siya ngayon, talaga ba? Iba, yan ka, yun. Iba ka naman kasi in siya nung araw. Oo, sabagay. Pwede din naman, kumbaga parang pasado. Oo, at kapag na-realize mo siya ngayon, noong nga, no, ang galing talaga, nagbabago po talaga ang panahon. Eh, diba cringing nga, siya ngayon, correct, noon, patok na patok siya. Oo, parang feeling po, ay ikinaganda, tika na pogi mo talaga pogi, yung... Pogi ko dati, pero ang daming tigyawa talagang nagpuputukan habang nagmo-mall show tayo, correct, partner. Correct, totoo yan. Sabi ko, buti nila may changes na tinatawag. Correct, at saka buti nga, partner, ano nagkaroon ng positive influence sa yung jowa mo. Kasi for the longest time, meron ka naman sanang sponsor sa skin. Hindi ka pumupunta. Eh, samantalang yung ibang tao, di ba, they would die for that kind of, ano, of, partnership service or service, di ba? Yung privilege na ganun. Ikaw, hindi ka talaga pumupunta. Kahit yung mga pimples mo dati, minumura na kami. Galit na galit sila. Galit yung pag tumatawa ako, kumukulan nila tumalsik sa iyo yung ano. Kumukulan dit po yung laman. O, diba? Tapos ngayon diba, may pagkinis na. Dati, kahit talagang may nag-sponsor sa amin ng ano, skincare, hindi ako pumupunta. Dati, tamad na tamad talaga akong maglagay sa mukha. Isang sabon lang ako, yun lang talaga. Correct. Kaya nga nung minsan parang meron sa akin, pag may nagtatanong sa akin about skincare dati, tapos sabihin nila, si Chris, ay, wag na kasi po masasayang po. Masasayang po yung time nyo, yung effort, yung slot. Ako sinasabi ko talaga yung partner kasi hindi... Halimbawa, may gusto magbigay sa'yo ng isang bag of skin kinemerot ganyan. Parang kailangan i-unbox. Sabi ko, sayang yung products. Hindi niya yung gagamitin. Ang tamad niya, hindi nga yung pumupunta sa derma eh. Kahit may pagpulandit na ng mga pimples, hindi, walang pagpunta. Ganyan. So, hindi ko talaga. Dati, hindi ko sa mukha. Tapos gwapong-gwapo ka sa sarili mo nun. Nakakalurk eh. Kasi diba? Mga kormahan dati, feeling ko okay na okay. Pero pag inanggat mo yung kilikili, basang-basa. Pero parang feeling ko, partner, yun, kaya nga sabi ko, parang feeling ko dun sa pormahan, tsaka sa itsura, parang pwede mong anuhin yun eh. Pwedeng makapasa eh. Kasi syempre, mas bata ka pa nga, tapos yun na yung mga pormahan, mga ganern. Iba na, nag-iiba as time goes by, correct, pati priorities mo, totoo, yung mga ganun. Pero para sa akin, walang age yung porma. Mm-mm. Parang hindi po, parang yung sinasabi nila na parang pumorma ka according to your age. Mm-mm. Sa akin ah, that's sa akin hindi. Hindi siya walang age. Eh kung halimbawa 60 ka na, 70 ka na, gusto mong rumampa ng hot pink or neon green na, na skirt or shining shimmering splendid, it doesn't matter. Ano ka ba, pagpasok ko nga dito, sabi nila, ay, Santo Papa, yung headband ko daw. Santo Papa. Santo Papa. Alakas baka ano, yung mga diamante ng santo. Oo, pero alam mo, magaling lang talaga ako maghanap. Yung mga ganyan, hindi naman yan. DIY ba yan? Hindi ang galing mo, ha? Maghanap. Hindi ko sabi maggawa. Ano bingi? Porky kuminis, bumingi. Doon na punta lahat. Doon na punta yung mali. Sa kakasabi ko lang, maghanap. Ano DIY yan? Pabihira. Kuminis lang, bumingi na. Pabingi na pabingi. Pakinis na pakinis, pabingi na pabingi. Sabi ni Lord, depending. You can't have it all. Oo, kailangan balansin natin. Kailangan meron mali. Kailangan may mali pa rin, di ba? Hanapin natin ng konting butas, di ba? Yung butas po, literal po, napunta po sa tenga. Nakakalurk. Okay, saan mo nakukuha yung secret! Mga yan? Sabi ko na nga ba kayo nawawala yung mga pakintab ng mga santo, mga santo dyan sa Manila Cathedral? Hindi, partner. Kaya pala, friend ko si Father Cali. Friendship ko ni Neno ko pala dun kay Mama Mary. Sa mga magaling, damit ng santo. Magaling lang talaga ako maghanap. Secret! Ayoko sabihin. Gusto ko ako lang meron. Charot! Hindi naman ako lang yung meron nito. In fairness, maganda. Huwag ka lang tatawid ng Cali eh. Masisilaw sa'yo lahat ng mga kasalubong mo. Because of my beauty? Hindi. Ah, yung headband. Okay, feeling pala. At yung meron pala ka, kakainis. Nasisilaw ang kagandahan. Oo, nasisilaw. Ah, hindi pala yung headband pala. Kakalurk. Yung mga pormahan talaga, it changes, it varies. Minsan, depende sa, almawa, there was a time na lahat uso yung naka, yung bell bottom, di ba? Nung araw, tapos lahat flare, yung mga ganun. Parang feeling ko ngayon, hindi na siya yung eksakto kasi sobrang varied na yung mga gusto ng mga tao. Yes, di ba? Yes. Varied na talaga yung gusto ng mga tao na wala kang sasabihin na ito yung uso. Parang ganun yung lahat dati, hip-hop, yung nasa ilalim na ng brief yung pantalon, di ba? May ganun na. Low waist. Oo, sobrang low waist, ganyan. Noon yun. Ngayon kasi hindi na siya yung parang
halos lahat pare-parehas, iba-iba na. Totoo. At saka napapansin ko sa mga babae, mga bata, ano lang, siguro talagang wala na silang, ano no, wala na silang, hindi mo ang pangit kasi nang walang hiya eh. No? baka ma-offend. Wanna care, di ba? Wanna care sila kung wanna ano, care. Kung kitang-kita yung mga kuyukuyukot. Tsaka wanna care kahit hindi sexy. Kahit na hinazing yung puwet, alam mo yung parang... May nakita ko kahapon kasi talagang in fairness na believe talaga ako sa kanya kasi hindi siya super ang kanyang pagiging sexy ay nasa confidence. Yes. Kaya nabibilib ako sa kanya. As in talagang sobrang iksi talaga ng shorts. Eh alam mo talaga sa sarili mo, kitang-kita mo talaga yung hirap pisngi. yung tsaka yung hirap ng mga hita. hindi hirap sila kasi. Sorry. Ayoko maka-open pero kasi ito description lang. Ano ba mo kahapon talaga? Saka nagpunta kahapon? Naglalakad sa mall. Diba? Hindi yung nahihirap. Ibig sabihin yun, kikis-kisan sila. Pero fairness, napaka-observant mo, ha? Hindi, kasi kailangan maging observant. Kasi ito yung mga bagay na pwede pag-usapan sa radio. Eh. Yan na yan. Diba? Yan yung number one rule. Yan ang sikreto yan. ng mga DJs. Hindi, yan yung mga sikreto ng mga storytellers. Yes, diba? Yes, in Tagalog, yes. Ng mga Marites. Yan ang sikreto. Kailangan maging observant ka. Yes. Diba? So, isa yun sa na-observe ko sa kanya. Yung alam kong hirap na talaga yung mga hita niya kasi talaga nakikis-kisan. Okay. Kasi naranasan ko na magkahadhad parto nung tumaba ako nung matindi dati. So alam ko yung feeling na masakit. Tsaka masakit, mahapde. Tapos tsaka, ang short na shorts. At ang iksi talaga partner. Tapos syempre sinundan ko ng tingin kasi gusto kong makita yung kuyukot ay yung likod. Tapos true enough, confirmed partner. Oo. Confirmed talagang ano, mukhang na-hazing. Sorry talaga sa term, diba? Pero mukha talaga ube. Ube guys. Pero yung pagiging mali mo, sexy niya. Sabi niya uso sa amin to ngayon. I don't care partner. Oh. Napag-uusapan lang naman na yun nga, people don't care anymore eh. Na ano na ang eksena talaga dito, yung confidence niya ay nanggagaling sa pagiging sexy niya. Ay yung sexiness niya ay nanggagaling sa kanyang confidence. Kasi may mga kasi ang confident niya talaga with it. Totoo. Alam mo yung talagang taas noo, ang lakas niyang tumawal with friends. Kaya na-catch your attention ko, ang lakas niyang tumawal with friends. Parang siya yung makikita mo kasi 'di ba kung sino yung bangka, 'di ba? Yung mga bangkero sa isang grupo. So correct. siya yung bumabangka. Correct. 'Di ba? Yung ganun. Ang galing talaga no nating mga tao magbalanse ng mga bagay-bagay sa sarili natin, eh. 'Di ba? Kung alam mo kasing kulang ka sa ano, sa halimbawa sa itsura, balansehin mo sa isang magandang personalidad. Oh, bangka ka ng bangka, 'di ba? Funny. Uy, sinasabi mo bang wala siyang itsura? Hindi. Super ha? Ayusin mo. Let me explain further. Hindi kasi. Kasi supero maayos ka. Yun lang yung ginawa mong example. Oh. Okay lang, hindi naman natin siya kilala. Okay. At hindi naman niya alam na siya yung pinag-uusapan correct. Natin. At ano namang, wala namang binanggita pangalan. At hindi lang ito. Ano, hindi lang yan, partner. Oh. How can you be so sure na yung kwento ko ay totoo? Diba? Pwedeng invento ko lang ang lahat. Alam yun na, storyteller, Marites ng taon. Oh anyways, diba, mga halimbawa binabanggit namin ay para applicable para sa ating lahat. Diba totoo 'yun na kung ano yung kulang sa sarili mo, minsan babawiin mo sa ibang bagay. Halimbawa, alam mo kulang ka sa itsura. Ako minsan dinadaan ko sa pabango. At least mapansin yung pabango. May ganun. Mga ganun tipo. O di kaya naman may mga tao na hindi masyadong binigyan ng kagandahan at kagwapuhan, dadaanin sa forma para ma-enhance ng konti. Correct. Yung iba naman kung wala talagang resources pambili ng pamporma, dadaanin sa personalidad. Magiging funny na lang. Tama. Diba komedyante pagpunta sa barkada? Yes. Ako na-realize ko din, wala ako sa sarili ko na hindi ko kayang i-provide yung itsura partner, halimbawa na lang. Kaya nakipagkaibigan ako sa mga pogit magaganda. Hindi, mali yun eh. Oo nga, na-realize ko din. Mali talaga yun eh. Kasi yung una ko dati yung strategy. Oo, no, parang ano para mag-blend in ka. Ang ending partner, nag-stand out ka. Ay, siya yung pangit sa group. Napansin niyo na iba? Ay, siya yung iba? Ba't siya promo pa? Nasira na yung quotation na birds of the same feather flock together. Si Chupero bumasag. Uy, charot, may itsura ka kaya. Grabe ka naman. Isipin mo dati yung sobrang payatot na tapos na talaga malnourished, oily ang mukha, ang daming tigyawa talaga. Yun ang target ko sa kailangan magkaroon ako ng mga kaibigan pogit magaganda. Oo, para ma-blend ka, di ba? Kasi aminin na natin, minsan hindi tayo pinapansin kapag ang pinapansin talaga yung mapuputa yung makikinis at mga pogit magaganda. Yung mga ganun. Kasi madalas kinakausap pag nasa party. Mm-mm. So makipag-ibigin ako sa kanila para kausapin din ako ng mga tao. Ganun. Eh kaya lang, ang effect. Di ba?
iba, ikaw yung nag-stand out. Alin ang naiba. Ako nalaman ko na kaya kagad yan, partner, early on in college. Eh. Ah, okay na rin. Anong strategy hindi mo ako, noon? Hindi ako, pero nakita ko siya sa iba. Hindi kasi 'di ba may mga stand. Grabe ka pala eh. Ako yung goal ko maganda, hindi lang naging maganda yung ano, yung consequence. Hindi, ibig sabihin na parang nakita ko siya sa iba na magsa-stand out, may magsa-stand out sa isang grupo. Sa grupo in terms of physical. Halimbawa lahat sila mistisahin. Oo. 'Di ba kunyari, may grupo na lahat mistisahin, lahat yung alam mong the aircon, alam mong sarado yung mga pores sa mukha, mga ganun. Tapos may isang sasali na alam mong lagi nagko-commute, ganun. Yung ganun yung itsura. Naiiba talaga, makikita mo talaga yung difference eh. Kaya noon pa man, alam ko na dapat pag gusto mo mag-blend in, dapat yung sa mga parehas mo din. Ganun. Kasi kung hindi, hindi ka mag-blend eh. Mag-stand out ka talaga. And this is not meant to be in a negative way. Yes, actually, pwede rin naman siyang... Not to discriminate anyone or anybody. Oo, correct. Pwede din naman... Pinag-usapan lang. Actually, partner, pwede ka rin naman mag-stand out eh. Mm-mm. Kung hindi physical ha. Oo. Diba? Maganda din naman na mag-stand out ka. Mag-stand out ka kasi ikaw yung pinaka nakakatuwa. Pero sana, if you will stand out, you stand out in a positive way. Hindi yung nag-stand out ka kasi ikaw yung pinaka-bulakbol. Ikaw yung pinaka-pasaway. Doon sa grupo, ikaw lang yung... alam mo yun, basta ikaw lang yung... Ayoko naman magsalita kasi baka may hurt, di ba? Pero yung ganun, baka may ma-offend na naman. Sabi, ako ang ginawa ko naman, partner, binago ko yung strategy. Ano naman strategy yan? Sabi ko ngayon, okay, hindi ako pwede na mag-blend talaga sa mga artistahin ng itsura kasi mapapansin talaga ako yung iba. Sabi na, trying hard ako. Oo, ganun. O, anong ginawa mo strategy? Nakapagkaibigan ako sa mga medyo may hinang utak naman. Para mag-stand out ka din, diba? Diba? Yung stand out mo positive, diba? Talaga lahat ng mga ikaw ang smartest, diba? Taray. Lahat ng mga tropa ko ngayon, pag kinausap pa yung bond paper. Bond paper. Diba may itsura pero bond paper. Talaga yung mga si Dexter. Ganun. May itsura pero pag nagsalita. Talaga yung mga si Maureen. Pag nagsalita. Nagsalita na. Maski babae, ganun eh. Yung ang ganda. Tapos paano ba yung palengke? Nicole pala. Palengke pala ako. Di ba may ano yung may palengke, pero ang ganda. This only goes to show you can't have it all. Totoo. Ang pinakapunat yun dulo. Sinasabi natin, ang punat dulo, walang taong perfecto. Lahat po tayo may imperfection. So don't feel insecure na porke hindi ka ganito, hindi ka ganyan. Kasi yung akala mo mga taong perfecto, may imperfection sila. Magaling lang talaga silang magdala. Or wala silang pake. Or hindi diba? Lang halata. Or wala silang pake. Diba? Yun nga, yung mga taong may madaming ganun eh. Ang gaganda talaga. Pero yung pagmagsalita, talagang alam mong ano... Basta alam mong Kuala Lumpur, Malaysia magsalita. May ganun. Pero walang kapintasan yung itsura. Parang anghel, ang ganda, ang sexy, ganyan. Ang kinis, walang maitim na parte ng katawan, ganun. Pero you can't have it all. Diba? Yung pagsasalita, malabsak. Ano ba yun? Malabsak, diba? Yung ganun-ganun magsalita. Meron namang iba na hindi binayaan ng sobrang bonggacious na itsura, pero wag ka sobrang smart. Yes, as in, sobrang yes. Ano, pag you will listen to every word na sasabihin niya, ganun. You can't have it all. Ang pinaka, kaya wag ka mai-insecure. Do your best na wag mai-insecure sa kapwa mo kasi meron karing mga strength na wala ang iba. Yun naman din yung pinakapunot dulo dyan. Meron silang kahinaan na hindi mo alam. Correct. At meron ka rin kalakasan na akala mo ay hindi malakas sa'yo, pero, di ba, kinaiingitan pala ng iba. Yes. And this only fortifies yung lagi nating sinasabi na dapat aware ka sa sarili mo eh. Saan ka ba? Saan dapat kilalanin mo talaga yung sarili mo? Saan ka mahina? Saan ka magaling? Saan ka dapat mag-improve? Yung mga ganun. Napaka-importante nun mga kaibigan, kilalanin mabuti ang sarili. Diba? Para matotoo yun, again, para malaman mo yung kahinaan mo. Correct. At kapag nalaman mo yung kahinaan mo, then i-improve mo yun. At kapag nalaman mo naman yung kalakasan mo, diba? yun yung i-magnify mo palagi kasi meron ka nun. Huwag mong iisiping mahina ka, huwag mong iisiping punong-puno ka ng hindi maganda sa sarili o sa katawan. Mm-hmm. Meron ka nun na kalakasan na kailangan mo lang i-discover sa sarili mo. At yung sinasabi natin na maging self-aware ka kasi
meron ka. Correct. Meron kang strength. Sa true lalo at walang halong. Mabait ka. Masipag correct. Ka. Hindi correct. Mo lang napapansin. Matalino. Totoo. Diba? Yung mga ganyan. Maganda ang kamay mo. Diba sabi, diba? Sabi nga, minsan tingin tayo ng tingin. Ang daming perfect examples niyan. Mm-hmm. Tingin ka ng tingin dun sa kayamanan ng iba or sa kagandahan ng buhay na meron sila. Pero ang di mo alam, they are battling sicknesses. Mm, ibig sabihin, yes, meron silang nilalabanan na sakit. Na kahit na, at pag may sakit ka, kahit gaano kadami yung mga material mo, mga bagay, lahat po yan magiging insignificant. Yes. Diba? E samantalang ikaw, diba, hindi nagpapavaksin, hindi nagpapaturok, ang lakas ng resistensya, diba? Totoo. Yung mga ganun, yung mga bagay na kaingit-ingit din, diba? Blessing yun at strength yun ng buhay mo, ng sarili mo. At hindi mo yun alam at hindi mo nakikita. Bakit? Kasi tingin ka ng tingin ng blessings ng iba. Tama. Ganun. May sarili kang blessing, may sarili kang grasya, may sarili kang mga strength, diba? Mag-focus ka doon. At kung meron ka naman mga weaknesses, may mga kahinaan ka, kung kaya, improve mo yung mga kahinaan na yan. Okay, Docs? Maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang alas 9. Isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burna, yung ating mapapakinggan kaya ating inyong pakaantabayanan. At syempre, ang ating Fanscan! Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala! Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Ayala! Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hi Nicole and Chris, kailan ko lang kayo na-discover sa Spotify pero matagal ko na kayong napapakinggan sa radyo. Huling-huli ninyo ang kilite ng mga listeners ninyo, lalo na naming mga batang 90s. I listened to your program habang nagtatrabaho and that led me to share my story with you. Late bloomer ako. Lumaki ako sa disiplina at pangaral ng mga magulang at kamag-anak. Palagi akong pinapaalalahanan na ang virginity ay para sa asawa lamang. Proud to say, I kept mine for 35 years. I was as straight as an arrow. I graduated from one of the best universities in the country. I had a good job. I was blessed with a supportive family and a fun set of friends. Still, naramdaman ko na parang may kulang. Si Brian ang pumuno sa kakulangan. I knew him over a chat app that we used at work. I missent a message to him and that led us chatting for a month. Gusto ko yung humor niya. Tsaka, thrilled ako sa pamisteryosong effect. Hindi naman ako nag-expect ng masyado from him physically kasi he was honest about it. True enough, when we met, he was as simple as he could possibly be. Nandun pa din yung air of mystery kasi hindi siya masyadong nagsasalita. Habang nade-develop ang friendship namin into something romantic, I wanted to learn more about him, pero hindi masyado nagkukwento. Pero dahil excited ako with this new experience, I went with a ride. He was my first serious boyfriend, kaya I was hopeful na dahil nasa 30s na kami, may patutunguhan. Hindi na ako nagdalawang isip nang yayain niya akong maging intimate.
He was my first and maybe because of that, iba yung naging attachment ko sa kanya. 8 months into the relationship, napansin ko na may mga panahong hindi siya makapunta sa bahay at hindi niya ako pinapapunta sa kanila. I did my own research on Facebook and true enough, I found out na may nabuntis siyang babae before. Ang current status, living with a single mom na may tatlong anak. Medyo discreet pa kasi hindi pa totally free ang girl para makipag-live in. I confronted him. Umamin naman at sinabi niya sa akin na hindi niya ako pipiliin. Understandable kasi ang ikinabubuhay niya ay ang negosyo nila ng ka-live-in niya. I was blinded by my need for him that I stooped low and made do of crumbs. Ay, ano daw? Ano daw yung shabby? Inaintindihan mama Chuber. Pinapahirapan niyo naman kami umaga-umaga. Diba tagalugin natin ito, partner. I was blinded by my need for him. Ako'y nabulag sa aking pangangailangan sa kanya. That I stooped low. Na nagpakababa ako. And made do of crumbs. Na okay lang sa akin ang tira-tira. Ay, ganun. Ay, ganun. Crumbs. Akala ko pinulikat. Crumbs yun. Ay, kasi lumuhod ka. Oo, ay, sama. Diba? Nagpakababa. Nagpakababa. Ay, kasi pag may crumbs, aray. Hilahin mo nga, hilahin mo. Di ba ganun yun? Pag may crumbs ka. Aray. Hilahin mo, ganyan. Hindi. Tama naman ang pagkasabi ko, crumbs. Hindi ko naman sinabing cramps. Kasi, ganun talaga minsan. Ako ba yung may mali? Ayun na nga. Oh, yan. In English again, I was blinded by my need for him. Ako'y nabulag sa pangangailangan ko sa kanya. That I stoop low, nagpakababa, and made do of crumbs. Nagsettle sa tira-tira. Ayan. There was never a day that I did not stress when he didn't text, when he wouldn't reply, or when on weekends, he couldn't be with me. Minsan, 2 linggo bago kami magkita. Maraming gabi na pinapatulog ko ang sarili ko sa pag-iyak at pag-inom. I felt so bad and I knew the only thing that could help me was my God. I went to church, crying the entire time, pouring myself out to Him. I was in a rut. And I couldn't escape. Parang sarap ano, idig. Daga siya, daga. I was in a rut. I was in a rut and I couldn't escape. Maganda i-declaim. Oo. Finally! I gathered all my strength para tapusin ang 3 taong relasyon namin ni Brian. Sinubukan niya pang mag-reach out but I chose to never go down that rabbit hole again. Oh, ha? Rabbit hole! What the F, rabbit hole? I'm never gonna go down that rabbit hole again. You know? You mana. Ano yun? Bala ka nga. Bala ka. Huwag kami siya. Alam niyo, napapansin ko, ito yung mga gustong ano, ma-feature yung kanilang kwento sa podcast. Siguro. Iba yung market nila. Mahilig sila sa idiomatic expressions. Gusto nila ng mga... English na nga, idiomatic na, pa. Kaya nga, gusto pa nila ng mga hyperbole. Mga ganun. Wala. Nakalimutan na po namin yun. Huwag kami gagamitan ng mga figures of speech. Nahihilo kami. Lagi mong literal lang tayo, literal. Ito ha, ito sasabihin ko. Usually, umaga kami. Umaga kami ni partner. Oo. Pag umaga, hindi ako kumakain. Nag-intermittent fasting ako. Ang kain ko alas 12 pa. Huwag ganun. Huwag may mga ganito. Nahihilo ko. Huwag ganun! Hindi ko alam niya, hindi ko alam niyayabangan tayo nito mga to. Oh, ako ikaw. Pasikat? Napasikat ka eh.
Alam niyo, taga-kanto lang yung galit na galit sa mga ano. Sa mga social. Porque mahirap kami, ano, sasabihan mo kami ng rabbit hole. Masakit, ha? Ganyan-ganyan yun sa kanto ganyan, namin. Ganyan-ganyan yun sa amin. Yung may kanto sa may sa amin. Ano, porque mahirap kami, ginaganyan kami kahit wala namang ginagawa sa kanya. Kahit wala naman talaga nang aaway. Kahit wala naman nang aaway, ang laging dahilanan, no? Porque mahirap kami. Porque mahirap, ganon. Oh. Oh, parang yan, yung Burnay, wala namang ginagawa. Wala namang ginagawa. Galit tayo sa kanya. Charing pot-pot! Anyways. Oh, taloy. Sinubukan nga ni Brian na mag-reach out. But I chose to never go down that rabbit hole again. In Tagalog, hindi ko na siya pinili. Ayoko na mapunta dyan sa utang na loob na lusak na yan. Mm-mm. Pagkatapos ng chapter na ito ng buhay ko, may pokpok days commenced. Ay, taray, oh, maganda to. Teka. I met a string of boys na isang bagay lang ang habol. I played their game. After all, I was coached by the best. Ay, taray ng I was ganda coached by the best. Ganda naman ang mga sinasabi niya. Teka, ilalagay ko nga sa note. Oo, coached by the best. Rabbit hole. Lagay mo. Gamitin mo sa MBA, ha? Kahit walang connection. Sabihin mo, prof? I will never go down that rabbit hole again. Kahit wala namang connection. Magamit na lang. Gamitin mo, tsaka yung... maganda yung tsaka, ano ba type mga mo, sinabi type mo pa, niya? I was ano coached by the best. Sulat mo. I was coached by the best. Ibig sabihin, anong spelling nun? Ay, ito. Copy mo. Kopyahin mo na lang. Oh, anyways. Okay, taloy. So, nagpakapokpok partner. And at one point, I would convince myself I was falling only to find him walking out of my life. Napagod din ako sa ganong setup, kaya pinili ko na mag-isa na lang. Walang complications, walang sakit ng ulo. I did things on my own, and I enjoyed my own company. In Tagalog, nagsarili. Puro on my own eh. Eto na nga, nag-aral ako ulit, nag-abroad, inalagaan ang sarili, and I reconnected with my family. Then I met Jack. Hindi ako instantly attracted sa kanya, pero siya yung tipong magugustuhan ng nanay mo kapag ipinakilala mo. Mahal niya ako at ipinagmamalaki niya yon sa buong mundo. After a year of being together, we got engaged. Nagpakasal kami the year after. Early 40s na kami noon. Anyway, thank you for reading my story, Tambalan. Sana may natutunan ang mga kapwa ko tambalanista. Para sa mga naghahanap ng the one, do not give up. More importantly, huwag mag-settle sa maling tao o sa maling relasyon. We deserve the best. Bye for now, Nicole and Chris. More power to you and may continue to be blessed with blissful lives. Warm regards, Sunshine. Ang ganda naman ng pangalan mo, Sunshine. Bagay sa storya mo. Correct, di ba? Mm. Kung titingnan outside, from an outsider's perspective, it's pwedeng sunshiny ang datingan kasi ang daming boys. Hindi ba pag maraming boys, hindi ba't masaya? Parang it's always full of sunshine. Charet, diba? Ibig sabihin marami namang good moments. Oo. May mga bad kasi syempre ine-expect mo na magseseryoso yung pala. Hindi, diba? And most importantly, it ended up na meron ka talagang na-meet na the one. Mm-mm. And it's a good thing, Sunshine, na remind mo yung mga tambalanisa natin na nakikinig na huwag mag-settle. Kasi deserve natin yung best. Kasi minsan, nagsistay tayo sa isang relationship, nagsisettle tayo kahit mali. Mm-mm. Diba katulad nung ginawa niya doon sa una niya, diba? Ano sabi niya, okay lang sa kanya yung tira-tira. Nagpakababa at okay lang sa kanya ang tira-tira. So, nandun lang siya kung kailan siya pupuntahan, naghihintay lang siya kung kailan siya bibigyan ng time, kung kailan, alam mo yun, kung kailan siya ipaprioritize na hindi naman siya pinaprioritize. That's settling. Yun ang tawag sa set. Nagsisettle na lang tayo kasi feeling natin, yun na lang yung pwede. Lagi natin sinasabi. Mm-hmm. Lagi nyo ito naririnig sa amin sa radio and on podcast na akala mo lang
yung tao lang na yan ang pwedeng magbigay sa iyo ng klase ng pagmamahal na kailangan po mo. Pero ang hindi mo alam, you deserve so much more. Agreed. So huwag ka magsettle, lalong-lalo na alam mong may karelasyon. Alam mong pinaprioritize mo siya, pero ikaw hindi kanya pinaprioritize. Ano yun? Napaka-unfair. Lugi-lugi, friend. You should never go down that rabbit hole again. Diba? Oh, ginagamitan tayo ng mga idiomatic expression. Pasikat itong mga ano, napansin ko. Oh, lately, no? Lately, ano kayo eh. Pinainit niyo ulo namin. Diba, yung mga pagkakataon na pagudin yung utak namin, humihinto sa pagdigest ng mga bagay-bagay sa nangyayari sa paligid, tapos dadagdagan pa ng mga idiomatic expression na yan. Si Chuper laging puyat yan. Oo. Kakaisip ng mga isasagot sa professor niya. Ako sa umaga, sabi ko sa'yo, 12 o'clock pa ako kumakain. So wag kayong ganyan. Charot. Malabnaw po utak namin. Malabnaw. Sabaw-sabaw po lalo talaga. Lalo na yung Webes pa. Yan. Nako. Diba yung utak namin nakakondisyon na sa weekend. Pang-weekend na. Hindi. Pero seriously, totoo naman yung you should never go down that rabbit hole again. Wag ka nang, wag mo hayaan na mapunta ka ulit. Because you're not a rabbit in the first place. Yeah. Why would you go to that hole? I'd rather go to the manhole than the rabbit hole. Oh yeah, because the man is for the manhole. You're correct. You know, your MBA years partner is helping you to become smart. Ang galing mo doon, partner! So, mali siya doon. Mali ka doon. Oh, ha? Diba? But rabbit hole ka. Ba't ka tayo lalayo? Alam mo ba that man is the highest form of creation? Bakit rabbit ang piniti mo? Mali ka. Bastos ka. Charot! Charot, diba? Hindi, pero totoo. Malaki ka na, Sunshine. Happy naman kami at naging tama yung decision mo. Nagdadwell lang kami sa mga idiomatic mga expressions. Tsaka, most importantly, you're not seeking for advice. You're actually giving advice sa ating mga tambalanista, diba? Happy ka naman na din sa life mo, diba? And lahat ng pinagdaanan mo, yung going through that rabbit hole, yung nagpapakalusak, nagpapakababa, yung mga ganon, it's all in the past. Hindi, kung ikaw nandyan ka pa rin sa sitwasyon na yan, diba, tingin mo, ano sabi niya, may pokpok days comments, diba? Minsan may mga, may mga pagkakataon na dadaan ka din doon. Diba? Pero hindi naman magiging mahalay ka rin sa buhay mo. Diba? Na siguro nag-experiment ka, nag-explore. Correct. Tapos, feeling mo, wag mo na mag-serious kasi wala namang serious, ganun. It'll pass. And eventually, it'll all be in the past. And it should pass. Diba? Unless yun talaga ang role mo in life, diba, na, gawing profesyon. Gawing profesyon. 'Di ba? Pero tatanda ka din eh. Matutuyot ka. 'Di ba? So dapat hindi yung physical, hindi tama. Puro pisikalan lang yung yung laging maging basis for a relationship to anybody, 'di ba? So yun naman yung maganda with yung kwento ni Sunshine, yung mga learnings. Yes. 'Di ba? Yung mga learnings mula sa kanyang sa kanyang past, 'di ba? It's all in the past. So, itong kwento mo, Sunshine, this is a common topic for discussion. Hindi naman 'to nakakagulat na kwento. Oo, na break, 'di ba? Na medyo napariwara ng konti ang buhay tapos naging maayos ulit. Nangyayari 'to sa napakaraming tagapakinig natin. Hindi ka rin yun. Hindi ka rin unique, girl. Oh, your story is not an extraordinary story. You're an ordinary girl. Charot! Mainit pa ulo namin sa rabbit hole mo. Ano lang yan, very common. So, ibig sabihin nito, maraming pinagdadaanan. Posibleng nangyayari ito sa napakaraming tagapakinig natin ngayon. Yes. Diba? Na broken-hearted. Napariwala. Napariwara. Nawala na, nag-explore sa tamang ulit. Na correct. Diba? Pero kagaya ng kwento ni Sunshine, darating ka rin sa punto na marirealize mo ang tama mong dapat mong gawin. Diba? Babalik ka sa dati mong tuwid na daan. Correct. Na ipaprioritize mo naman yung self-love. And your family. Correct. Diba? At ang maganda kasi, diba, partner, yung sinabi ni Sunshine na I know na wala na akong ibang pwedeng puntahan kundi ang Diyos. Ang ganda nun eh. So, it's offering your life to Him, di ba? Yun yung mga, ito yung mga perfect example na nag-offer ka ng life, di ba? Tapos tutulungan ka ng Diyos ayusin yung buhay niya, buhay mo, ganun. Correct. At saka yung mga yung mga instances na minsan tatalikuran natin yung pamilya natin kasi, di ba, minsan, mahuhumali ka doon sa taong mahal mo, mas paniniwalaan mo yung boyfriend mo o kaya
yung girlfriend mo. Pero darating ulit yung panahon na mag-reunite and mag-reconnect ka dun sa family mo kagaya ng ginawa ni Sunshine. Correct, diba? Diba? At mas maganda yun ending. Eh. Mas maganda talaga yun. At mas masarap at mas masaya. Oh, diba? Diba? Aminin mo, diba? Sinagot-sagot mo na ni atate mo na dahil sa jowa mo. Correct. Oy, diba? May mga tinamaan. Oh, diba? Yung... Ay, dumating sa ganun punto oh, eh. No? Pinagtanggol natin yung mga jowa natin versus, diba? Yes. Ating mga magulang. Nangyayari talaga yan. Pero it's never too late to change. It's never too late para magbago. To reunite, yes. To reunite and to reconnect, diba? Correct. So, wag magpapakalusak sa madaling salita. Kung nasa lusak ka, wag ka, ano, tulungan mo yung sarili mo na umangat mula dyan sa lusak na yan. Never ever! Go to that rabbit hole again. Salamat sa iyo, Sunshine, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At mga Kabisyo, ha, huwag niyong kalilimutan yung ating fanscan sa pagpapatuloy na ating Facebook Live. Sa mga nagtatanong, mga kaibigan nating chuper, saan ba makikita yung QR code para makasali sa fanscan? Ito po, ngayong oras na ito, ipapakita namin sa pagpapatuloy ng ating FB Live, ipapakita namin yung QR code ng Love Radio Manila. So, kailangan nakatuto kayo sa FB Live. Correct, yun. Tapos pag lumabas na yung QR code na yon, scan nyo lang, ilabas nyo yung cellphone nyo, open yung camera, itapat dun sa QR code na makikita nyo. At pag natapat na sa QR code, automatically, may tanong. Oo, may mga tanong na may mga kailangan ng mga kasagutan. Tapos kapag nagawa mo na yun, na-submit mo na yung iyong response, meron ka ng entry. So may chance ka nang manalo ng 500 pesos. So gawin mo na yan ngayon na i-ready mo na yung i-ready cellphone mo. As in a few seconds from now, yes. Magpa-fans ka na tayo. Batiin ko lang parto na happy birthday. Ronald John Tabios. Happy birthday sa'yo. O siya mga kabisyo. Magpapatuloy tayo sa ating FB Live. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!